agad na inaprubahan ng resolusyong telekalusugan program o telehealth na isinulong ni Second District Board Member Ryan Mamintas sa ginanap na 42nd regular na sesyon sa gusaling panglehislatibo kahapon. Sa isang interview ay sinabi ng bukal na malaki ang maitutulong nito upang hindi na magkonsulta pa ng harap-harapan ang mga magsasangguni ng kanilang kalusugan at pangangailangan sa isang doktor o eksperto sa usaping pangkalusugan. Telekalusugan program, so ipinopropose natin yun kay Governor na pag-isipan ng PHO at ng mga nasa opisina ng IT at ng mga district hospitals na inoperate ng probinsya na magkaroon ng programang ganon para hindi na nagkukonsulta doon ng face-to-face na pwede nilang gawin. Kasi ginagawa na yun eh. Diba? So, one of the solutions sa new normal siguro yun. Katawag na lang o magbe-video conference yung mga pasyente doon sa isang pasilidad na ilalagay natin sa mga district hospitals para magkaroon ng consultation. Diba? At pagsasangguni ng kanilang mga pangkalusugang mga pangangailangan. So, dagdag pa ng bukal, mas magiging epektibo umano ito dahil malaki ang matitipid ng mga pasyente na naninirahan sa mga malalayong munisipyo ng lalawigan na nagnanais magpakonsulta sa mga doktor. Pag may ganoon, sa tingin ko, mas epektibo. Diba? Kahit hindi panahon ng pandemya o wala nang new normal na yan, yung mga malalayong na sa malalayong lugar, pwede tumawag sa Nara District Hospital. Diba? Para magkonsulta, makalibre sila ng pamasahe. Ngayon, kung may programa pa tayo sa pag-deliver ng mga gamot, alam ko, ginagawa rin ni Gov, mga maintenance, medicine, sa mga senior citizen, pwede natin itaan sa ganung pamamaraan. Ito po ba'y parang hotline? Yes, hotline. At hindi lang basta hotline. Parang yung ginagawa ng Sagay Palawenyo program. Parang call center, hindi rin. Yung call center, something yun like mismo, that. Something like that. Pero siyempre, dahil nga pangkalusugan ito, at nakasanayan natin na face-to-face talaga yung consultation, at ini-examine ng doktor, kailangan natin ng mga regulasyon. Ito yung pre-propose na sa Kamara at sa Senado noong mga nakarang kongreso pa. Nakita lang natin na baka pwedeng magawa. At ito yung in-endorse din ng Department of Health. So, baka pwede nating simulan sa Palawan. Sa ngayon ay iaakyat sa Office of the Governor ang nasabing resolusyon at posibleng asahan ito na maipatupad sa lalong madaling panahon. Paul Henderson para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines.